Hello guys! Welcome to my channel! Isang tutorial video na naman ang aking ibabahagi ngayong araw na ito. Pero bago po iyan, please subscribe po muna sa aking channel para ma-notify po kayo sa mga bagong helpful tips and tutorial videos na aking i-upload. Ngayon pong araw, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano magbayad ng SSS contribution gamit ang iyong mobile app. By the way po, applicable po ito sa mga voluntary payment at mga self-employed na nagbabayad sa SSS ng kanilang contribution. Sa mga employed po, yung employer na po ang mangongolekta at magbabayad ng iyong contribution sa SSS. Pero bago po tayo magsimula, make sure po meron na po tayong SSS mobile app. Kung wala po, pwede nyo po i-download ito sa Google Play. Once na-download nyo na po, open lang po natin ating SSS mobile app. Once na-open nyo na po yung app, mapupunta po tayo sa sign-in details. By the way, kung wala pa po kayong username and password, pwede po kayo mag-register sa website ng sss.gov.ph. May ginawa po akong video para sa step-by-step process kung paano mag-register sa SSS online. Ilalagay ko na lang po sa description yung link ng video para mapanood nyo po. Once may username and password na po kayo, i-key in nyo lang po yung mga details and then click sign in. Once nakapag-sign in na po kayo, mapupunta po kayo sa menu. And then, makikita nyo po doon yung generate PRN. I-click nyo lang po yung generate PRN or SOA. Once na-click nyo na po generate PRN, mapupunta po tayo sa create PRN. So, click lang po natin yung generate. And then, i-click po natin kung anong membership type natin. Kung voluntary ba or OFW. So, click po natin yung voluntary. And then, fill up po natin kung anong month po yung babayaran natin. So, halimbawa, June 2020 hanggang June 2020. So, 1 month lang po yung babayaran ko. After nyo po mapili kung ilang buwan yung babayaran, piliin nyo lang po kung magkano yung contribution na gusto nyong ibayad. May 24 yung pinakamahal at 800 something yung pinakamura. Then, click po yung submit. After natin ma-submit, may lalabas na confirmation ng ni-request natin payment. Click lang po natin yung OK. Once na-click na po yung OK, lalabas na po yung PRN details. So, yun po. Ito yung sample ng PRN. In case po, pwede po natin yung bayaran sa mga bayad center or sa SM bills payment. By the way, may ituturo din ako sa inyo kung paano siya bayaran online. Yung PRN po, yun din po yung ipapakita natin sa SSS pag maghuhulog tayo. Pero pwede natin yan bayaran through online. So, ituturo ko po sa inyo. Punta po tayo sa SSS mobile app. Open po natin. Once na-open na po natin yung mobile app, mapupunta ulit tayo sa login. Kung minsan automatic login na po ito kung nakasave yung username at password natin. And then, mapupunta po tayo sa menu. And then, sa menu po, i-click po ulit natin yung generate PRN. Tapos po, makikita natin doon yung history ng generate nating PRN. Click lang po natin yung PRN ng June dahil yun po yung generate natin kanina. Click po natin yung pay. Tapos mapupunta tayo sa option kung anong gusto natin pambayad, pay with PayMaya or credit card. Then click po natin yung PayMaya. Click OK. Then after that, mapupunta po tayo sa site ng PayMaya. Yan, click lang po natin yung magpatuloy sa pagbayad. Once nasa site na po tayo ng PayMaya, ikilang po natin yung login details nyo. Then after that, yun, ipipay na po natin siya gamit ang PayMaya. Kung magbabayad naman po tayo gamit ang credit card or debit card, balik lang po tayo sa PRN list. Click po natin yung credit card.
Then click OK, click magpatuloy sa pagbayad. And then after that, mapupunta tayo sa credit card details. Once na sa credit card details na tayo, input lang po natin yung details ng credit card natin. Yan, yung card number, expiry, and yung CVV. And then, click yung pay now. And then, may bibigay yung bank nyo na confirmation para i-proceed yung transaction na to. By the way, yung binigay po sa ating PRN or SOA kanina, i-save po natin to at i-print. Para pag nagbayad po kayo ng SSS sa SSS office or sa bills payment, ipapakita nyo lang po ito. By the way po, para ma-check po natin kung posted na yung binayad natin ngayon, check po tayo mga 2 to 4 weeks before ma-post yung binayad nating contribution. Pwede po natin itong i-check sa may SSS mobile app, sa may contribution. Yun, makikita na po natin doon kung posted or hindi pa yung binayad nating contribution. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below. Thank you for watching po. Please subscribe on our channel para ma-notify po kayo sa mga new videos and tutorials na aming i-upload. Bye-bye!